Yo, what's up mga kalaba? Welcome back sa aking YouTube channel. Please subscribe sa aking YouTube channel kung nagustuhan nyo ang ganito mga content. And huwag pong kalimutan lagi, pag naka-subscribe na, pakiclick pong ating bell button dyan para mas updated kayo sa aking pang mga maraming upload ng mga videos. Piliin lang yung all para ma-notify ka po kung mag-upload tayo ng mga bagong videos. So for today's vlog mga kalaba, nagpagas lang tayo dito sa bayan ng Daraga. At may pupuntahan ulit tayo no sa Barangay Alubo kung saan matatagpuan ang Bicol International Airport. Ano? Pabalik-balik na tayo doon pero gusto ko sa inyong i-share para may update kayong malalaman no sa latest dito sa daan going to itong tinatahak nating kalsada ng mga kalaba going to Sorsogon no, province of Sorsogon, pwedeng tumawid ng papuntang Visayas. So napaka-importante po kung ikaw ay bago pa lang makadaan or matagal nang hindi dumaan dito, dapat malaman mo ito mga kalaba. So mamaya i-reveal natin dito sa video na to kung bakit kailangan ninyong malaman yung mga impormasyon na pwedeng makatulong sa inyo kung ito ay mapapanood ninyo. Kung sakali man kayo ay mapagawi dito sa probinsya, mapadaan dito sa probinsya ng Albay, going to province of the Sorsogon City. Sorsogon, no? And papunta kayo ng Visayas. So, tinatahak na nga natin, papunta tayo ng Barangay Alubo at may susunduin nga tayo, no? Mga kalaba. So, ang daming pwede nating malaman dito sa videos na to. So, dito mga kalaba, ang the usual, ang nakikita nyo ay sa unahan ko ay yung jeep, no? Hindi pa masyadong gano'ng ka-traffic at dahil hindi pa man talaga rush hour. So ang oras natin ngayon mga kalaba is mag-alas 4:15 na po ng hapon. So maya-maya, malamang sa malamang, magkakaroon na po ng build-up ng traffic dito sa dinadaanan natin going to Sorsogon. So abang-abang lang tayo sa mga videos natin dito mga kalaba. So dito medyo banayad naman ang daloy no ng traffic kung inyong mapapansin at hindi naman masyadong matraffic pa. So dyan sa una-unahan mamaya malalaman ninyo kung bakit ko ginawa tong content na to para at least ma-share sa inyo ano yung dahilan at napaka-importanting impormasyon na malaking tulong lalo na po doon sa mga bayaheros natin na lalo na mag-Semana Santa or Holy Week ang karamihan sa atin ay lumalabas o nagbabakasyon. So napaka-importante po na may kaalaman tayo pagdating sa dadaanan natin para iwas disgrasya, para iwas abala. Napaka-importante po yan, kaya manood po kayo at marami pa po tayong gagawin ng mga content na kagaya po nito sa mga ibang lugar no, kung hindi po tayo maging busy so sa araw ng Holy Week. So marami po tayong pupuntahan ng mga lugar. So tuloy-tuloy lang tayong mga kalaba. Ang kaliwang part ng inyong screen, yan yung pababa na yan no, going to Legazpi City, Old Albay District mga kalaba. So itong kanan naman ng inyong screen ay upper na po yan, ang Daraga. So, itong ano na to, pataas to mga kalaba. Yan, mapapansin nyo medyo dahan-dahan lang ang takbo namin kasi nga pataas to. Dagdag green tip no, sa mga magbabayahe mga kalaba. Kung sakali man kayo ay may nasusundan ng mga malalaking sasakyan, lalo-lalo na itong mga trucks, mag-ingat po, huwag tayong didikit. Napaka-importante po na may distansya tayo. At least isang sasakyan o kung po pwede nga dalawa eh. Kasi hindi natin alam mga kalaba yung disgrasya. If ever na hindi kakayanin ng sasakyan o ng trucks na umakyat, baka bigla pong matras yan, sasabitan po tayo o tayo po ay mahahagip. Kaya napaka-importante po yan na mag-ingat po tayo. So malapit na tayo sa mga kalaba dito sa i-reveal kung bakit ko ginawa tong content na to. Dahil mga kalaba, dito po kasi sa going to Sorsogon na kalsada, mayroon pong one way
no, may mga reblocking. Kaya dito na po, napapansin nyo, nag-slow down na po kami at tumigil na po nga kami dito, no, mga kalaba, dahil ito na po yung one way. So, kung Ras R, mga kalaba, napakahaba po nito. Napakahaba po nitong road reblocking ng mga kalaba na one way. So, di ko alam kung ilang minuto ang antayin, depende po sa daloy ng sasakyan o dami ng sasakyan. At yun, nandito tayo, naka-standby pa. So, maya-maya ay ipapakita ko sa inyo ang haba, kung gaano kahaba yung reblocking. At matagal-tagal na po itong ginagawa at hanggang ngayon medyo hindi pa rin po naaayos hanggang sa mga oras na ito, mga kalaba. Kaya subscribe ha, huwag makakalimutan. Alright, nandito na tayo, mga kalaba. Yung sa kanan, sa kaliwa ng inyong screen, nakikita nyo yung barrier. Yan ang nakikita nyo. Yan po yung ginagawa na kalsada. So, kaya mag-ingat, lalo kung gabi kayo mapapadaan dito. So, yun nga, ang suggestion ko nga, mga kalaba, kung ikaw ay galing Maynila or sa Sursug, Camsur, no? Province of Camsur o saan pa mga labas ng Bicol region going to Sursugon, province of Sursugon or Visayas. So, maganda po na dumiretso na po kayo ng Old Albay, ano, district. And ano na po kayo, Barangay Taysan to Barangay Mayon, Daraga. Magtanong na lang po kayo kung saan po ang daan na para po hindi kayo maipit dyan sa traffic, mga kalaba. Kaya napaka-importante po ito na hindi kayo maabala. Kung kayo naman ay papunta ng airport, kung wala talaga choice, pwede naman kayong, kung galing kayo ng Legazpi City, dito po kayo dumaan sa Barangay Pinarik, no? Going to Tabon-Tabon. So, posibleng makaka-iwas na rin kayo dito sa reblocking na to sa Barangay Peñafrancia ng Daraga. At sa Tabon-Tabon naman, medyo nag-ano lang ng konti doon ng traffic dahil nga sa lubungan. So, hindi naman ganun katagalan dahil may mga tanod naman doon nagbabantay, mga kalaba. Kaya, yan ang napaka-importante. Kung galing kayong Maynila o labas ng Bicol, pwede kayo magdiretso na ng Legazpi. Nandiyan po yung Albay Cathedral. Kakana lang po kayo na may BPI. Ito, magtanong lang po kayo sa mga tao doon kung saan po ang Barangay Taysan. Ano? At pagdating nyo sa Barangay Taysan, pwede rin po kayo magtanong kung saan po yung Barangay Mayon, Daraga. And then, diretso na po ito ng papunta ng Sursugon. So, yan po ay iwas na po kayo sa traffic, sa bigat ng traffic dyan, mga kalaba. So, right, tuloy-tuloy lang tayo, mga kalaba. Papunta tayo ng airport at ipakita ko mamaya sa inyo ang tawag nito, tsura. Dito, yan, may mga ginagawa pa rin, no? Hanggang ngayon, di pa rin tapos, mga kalaba. Kaya mag-ingat pa rin kung mapalaan kayo, lalong-lalo na kung gabi. Minsan, wala mga reflecto ratio, yung mga barrier na nilalagay yung, di ko alam kung DPWH o anong mga contractor dito na gumagawa. Kaya mag-ingat pa rin tayo sa pagmamaniho. Dahil ang aksidente, hindi mo natin malaman kung kailan mangyayari. Kaya napaka-importante na mag-ingat. So, yan, mga kalaba. Medyo maalog nga kasi may mga malalalim na part itong kalsada na to dito. Ang tagal-tagal na, hindi hanggang ngayon, hindi pa rin naayos-ayos itong kalsada na to, mga kalaba. So, malapit na tayo. Ito na po yung Barangay Tabon-Tabon. Part pa rin po ito ng Daraga, Albay. Ano? Yan po yung ito, dito sa lugar na to. And sunod na po niyan is Barangay ano na po yan? Alubo na po tayo. Kakanan tayo ng Barangay Alubo. And yan na po ang airport. Ang Bicol International Airport, mga kalaba. Kaya huwag kayong mainip at tuloy lang sa panonood. And kung gusto nyo nga malaman pa ang ibang mga detalye, subaybayan lang po ninyo, no, yung mga impormasyon dito sa aking mga vlog, kasi mamaya or may susunod pa tayo dito pabalik na ating iba vlog kung ano naman po ang itsura o yung view kung ikaw ay galing sa airport pabalik na po ng Legazpi City. So, yan po ang ating destination.
Yan mga kalaba. So, okay naman pagdating dito, medyo hindi naman nag-build up ang traffic. Kasi nga kahit papaano, may mga two-way naman. Hindi naman siya one-way. Yung napapansin yung kalsada dyan mga kalaba sa kanan, pwede rin kayo dumaan dyan, no? Yan, yung may mga sasakyan na yun na nakikita ninyo, going to Kamalig. So maganda rin po ang daan dyan. At mayroon po tayong vlog dyan mga kalaba na from Tabon-Tabon to Taytay, Kamalig, no? Ang ano dyan. Ito naman po mga kalaba, medyo uminto tayo dahil nga nagkakaroon ng salubungan. Itong kaliwa na itong parking na to, yung may lumalabas na yun, ay papunta po yan ng barangay Estansa. Dahil matatagpuan po yung Highland Park mga kalaba. So ito yung medyo nag-i-stop ang sasakyan dahil nga build up ang traffic dito sa lugar na ito mga kalaba. So maya-maya at naayos naman dahil may mga nag-a-assist naman yan ng mga tanon and hindi naman masyadong nagtatagal. Yan, dito na tayo mga kalaba sa malapit na tayo sa ating destination, which is itong ang barangay Alubo, Daraga. Yan. May mga signage naman dyan na kakanan tayo kung ikaw ay papunta ng airport. So, yan naman, dire-diretso kung ikaw ay papunta ng ano. Dito na po tayo, kakanan tayo mga kalaba. So, malawak ang kalsada dahil nga bagong gawa to. So, dito lang, kapuna-puna nga mga kalaba, paggabi. Although may mga ilaw, pero hindi ho siya sapat na talagang naiilawan ang kabuuhan ng kalsada kasi ang dilim talaga. Promise, pag kayo dumaan dito pag gabi, siguro may mga naka-experience na. Mamaya, babalik tayo dito, makita niyo kung gaano kadilim yung kalsada, no? Papalik galing sa airport. So, magdahan-dahan dito dahil mayroon yung guardhouse or post diyan sa gitna dito mga kalaba. Ayan, yan sa gitna na yan. So baka kayo magulat na lang, mabulaga kung kayo ay papasok ng airport. Okay? So yung street na to ay para ding tawag runway, ano? Napakahabang kalsada o tuwid na tuwid to mga kalaba na bababaybay natin papatungo doon sa airport. So malapit lang naman, hindi kasi nung kalayuan. And yun nga, medyo palubog na yung araw at ang oras nga natin mag-aalas 5 na ng hapon, no? Mga kalaba, kaya medyo madilim-dilim na. Hindi na masyadong halos nakikita yung mga kasalubong natin mga kalaba. Mamaya makikita pa naman natin dahil against the light tayo, no? Kasi yung araw nakikita ng sa camera natin medyo against the light tayo. Ayan. So, dito nga, yan. Medyo madilim talaga itong part na itong mga kalaba kasi parang hindi pa nila nilalagyan ng ilaw, no? Dapat malagyan na yan ng ilaw or yung kalsada man lang, mga pinturahan ng marking para at least mayroon tayong guide. Lalong-lalo na po yung papasok at palabas ng airport pag gabi po ang biyahe. Yan. So, malapit na tayo sa gate 2, no? Ng Bicol International Airport. So, may mga vlog na tayo dito, mga kalaba. Panoorin na lang ninyo yung mga iba kong vlog dito sa airport, no? So, dito, kukuha lang tayo ng tickets. Mga ticket dito, mga kalaba, para sa pag-parking natin. May binabayaran kasi dito kung abutin ka ng kung ilang oras. So, may minimum silang binabayaran yung tayo yung magpa-park. So, ito na yung itsura, ayan na, mga kalaba, ng airport hanggang sa mga oras na ito ay wala pa namang major, no, na pagbabago dito sa pabalik-balik natin sa airport. Ito yung pinaka arrival at saka departure ng mga passengers, mga kalaba. Ayan. So, dito lang tayo dumaan. At liliko tayo ulit pakaliwa kasi walang na tawag nito, parkingan. Maghahanap tayo ng parkingan mga kalaba. So yun mga kalaba, salamat sa inyong pagsama sa aming road trip papunta ng Bicol International Airport. And hopefully sana
Huwag kayong bibitaw at saka patuloy kayong magsuporta sa akin pang masusunod na mga videos. Thank you very much sa inyo. Alam kong pasensya na, medyo hindi gano'ng kumbaga, kung nabubore kayo, pasensya na. Nataayosin na natin sa masunod pa natin mga videos. So, hanap lang tayo ng parking dito mga kalabas sa loob. Ano? Shout out ko pala lahat ng mga co-vloggers ko, no, mga kalaba. Shout out sa inyo kay Jimix TV and kay Axel TV and kay Camila TV Vlogs, no. Shout out sa inyo. Dito na po tayo sa parking area mga kalaba. So, maraming salamat at sana ay maging maayos lahat at walang problema. So, peace out, Joe.